Teka muna, ayan po siya, nandyan siya sa PDE. Kukwento mo yan, agent, at malaman ng taong bayan. Ayan. So, kwento mo, ano, bakit, ano na, medyo nagkaroon ka na ng background kanina. Bakit kailangan mong pumunta sa PDEA dyan? Sabi ng korte, eh, hindi nila ako mabibigyan ng certified true copy dahil ang kailangan mag-issue ng, ano, no, magtatak doon is yung PDEA. Mm-hmm. Kaya walang ka-ano-ano o walang ano bang pag-aalinlangan, eh kaagad ako nagtugo sa PDEA. Magkaano ka walang hiya itong ahensya ng PDEA? Diba dapat yan available? I-authenticate mo lang naman yan. Tsaka dapat yung mga ganang klaseng transaction sa government, eh may mga assigned person, whoever is that assigned person. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Seriously, na ano po ako, nabigla ako talaga dahil syempre, 'di ba? We want to protect you. Then umalis kayo nang wala kayong security at lumusok. I mean, sa akin, nagpakita kayo ng picture, nagtagang pumasok pa kayo sa teritoryo ng mga ahas. Pumunta po na sa PDEA, ito oh, ito ha, agent, paprente-prente ka pa ha. Oh. Ayan po siya. Na, sa totoo na stress ako sa inyo, dahil you know, nag-provide tayo ng security, tapos pumunta ka sa PDEA, nakaprente ka pa, at ha, feeling na ano ka dyan ha, ay, parang walang death threat. Ayan no, teka muna, ayan po siya, nandyan siya sa PDEA, kukwento mo yan agent, at alaman ng taong bayan, ayan. So kwento mo, ano, bakit, ano na, medyo nagkaroon ka na ng background kanina. Bakit kailangan mong pumunta sa PDEA dyan, agent? Ay, gawa ng, ano, no, may mga dokumento kasi na kinakailangan na patunayan na ito ay totoong dokumento na inisyo ng PDEA. At ito yung mga agency orders at saka yung certification, ano, na kinakailangan na ebidensya para doon sa kaso doon sa Pampanga. So okay. ang sabi kasi ng lawyer ko na ano eh kailangan namin humingi ng certified true copy. Ngayon, pumunta kami doon sa korte kung saan kasi pinresenta ng PDEA yung mga dokumento na yon. Kaya lang ang sabi ng korte, eh hindi nila ako mabibigyan ng certified true copy dahil ang kailangan mag-issue ng ano no magtatak doon is yung PDEA. Uh-huh. Kaya walang ka-ano-ano o walang ano bang pag-aalinlangan, eh kaagad ako nagtugo sa PDEA. Kaya nga, nung sinabi ko kay ano kanina, no, yung abogado ko doon sa Senado, yung si Attorney Vincent Badong, nung paalam ko sa kanya na napapunta ako ng PDEA, nagulat siya, oh, teka muna, sino kasama mo? Eh sabi ko, si Commander, sabi ko. Si Mrs. ang iyong ano? Opo. Bodyguard. Dalawa lang. At ano, ngayon, ang ginawa naman ni Commander, yung pala sinundan pala niya ako, pinicturan niya ako doon sa loob. Diligent. Yan yung picture na yan. Yung pinicturan niya ako, nandun ako sa loob. Ito. Tapos sinaway daw siya nung ano, guard. Bakit daw siya nagpipicture? Aba, teka muna, si Morales yan eh. Habing ganun, kung di na makalabas ng buhay yan, buhay pupasok yan, eh kailangan palabasin nyo ng buhay din yan. Wow, yun, napakatapang din ha. Ang nangyari, nag-graduhan na ngayon, nag-graduhan. Teka muna, si Morales pala yan. sa PDEA po yan. Si Morales po pala kayo? Oo, sabi ko, tapos ganyan, yung ID ko. Ay sir, teka muna, upo muna ho kayo dyan, ganito, tatawag pa namin doon sa lobby, hingi pa namin ng clearance. Gawaan ng ano, sabi ko hindi, papa-authenticate ko lang to. Normally naman, nakakapasok naman ako dyan nung hindi pa nagkakaroon ng PDEA leaks. Pagka may mga kailangan naman din ako na, ano no, na dokumento, nakakapasok naman ako dyan. Pero lang noong panahon ni Gerald Kaknak, talagang ban ako dyan eh. Pero ngayon, nagtataka ako, sabi ko, teka muna, bakit, ano, parang bigla atang medyo, ano kayo, medyo naaligaga sila ngayon. Okay. So, may tinawagan, at nagtataka naman ako, hindi lumalabas yung, ano, parang wala atang pipirma, o hindi ko alam kung kinakailangan pang ipaalam kay General Lasso kung i-authenticate yung dokumento na kailangan ipa-authenticate. So, nag-aantay ako doon. So, naging successful ba yung pag-authenticate yun ng certain document na yon?
Hindi, mukhang kailangan pa ata. Yan, kay, dadaan pa ata kay Lisa Marcos yung pagpapa-authenticate. Mga buha ka ng GMS. Mga jotang GMS talaga, no? Sabi ko, kamot tuloy ako sa ulong kalbo. Talaga, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano bakit? Po sabi nila, agent? Anong sabi nila? Ano daw? Eh wala, walang mag-authenticate. Kaya, kita niyo mga kababayan kung gaano. Kung gaano ka walang hiya itong ahensya ng PDEA. Di ba dapat yan available? I-authenticate mo lang naman yan. Tsaka dapat yung mga ganang klaseng transaction sa government, eh may mga assigned person, whoever is that assigned person. Pero tama ka, baka tumawag pa kay Lisa. Kay Banga, hello, andito si Morales. Yung nga, hindi ko alam. Kaya may nagsabi nga sa akin, baka akala nila papalitan mo yung ano, yung Director General ng PDEA. Well, magtatanong tayo sa abogado, siguro ba, ma-interview natin si Attorney Vic, Attorney Glenn Chong later, not today, but in the future, nasa New York, si Attorney Vic. Tatanungin natin kung ano ba ang legality sa mga ganyan, ano ba tama, ano ba ang guidelines, ano ba ang protocol, bakit, what, ano pong sinabi sa inyo ng staff? Wala, para kailangan pa nila ng approval na hindi ko alam kung paano, ilalagyan lang naman ng certified true copy o certified Xerox copy, ano, ganun lang naman. Kailangan niyan bukas eh. Kailangan kasi bukas siya para doon sa attachment, doon sa judicial affidavit, ano. Pero sabi ko, ewan ko sa kanila. Ano na gagawin niyo, sir? Paano yun? Ay, wala. Na lang. Sabihin na lang nung abogado siguro doon sa akin. Ano, talagang wala. Walang mag-authenticate. Parang... Grabe yung mga obstruction, yung mga pahirap, yung panggigipit na ginagawa. Imagine yung mga kababayan. Alam mo, sa nakaraan ng vlog ko, malakas na yung boses ko. Madaling araw na. Baka magising yung mga ahas sa paligid. So, hinaan ko na lang. So, nakikita niyo mga kababayan, kung gaano ka walang hiya itong ito yung ahensya ng gobyerno ninyo. Kaya nga sabi ko, kailangan yung humakbang ng pagiging maisog o pagiging matapang. So, naalala niyo kung anong statement ng ano, guard? Ano, wala daw? Paano kasi may tinatawagan, ano? May tinatawagan na concerned na office dun sa, ano, siguro hindi makapag-decision yung concerned office, kinakailangan itawag pa dun sa mas mataas, ano? Kasi pagka ganyan, siguro ang tingin nila sa akin is terorista at hindi ano no, kumbaga sa ano, talagang ano, walang hiya talaga, sir. Sir Morales, walang hiya talaga kasi kailangan mo sa korte eh. Dapat pag mga ganyan, yung availability nandiyan agad. So, wala silang sinabi kung kailan ka babalik, anong gag, 'di ba? Dapat may sagot man lang, ay sir, pasensya ka na kasi si Lasso dapat ang pumirma niyan, inagbabakasyon po siya sa Hawaii, nagpapakasarap siya ng buhay niya, lumalamon po siya sa pera ng bayan kaya hindi po niya mapirman. Walang ganon, walang assurance man lang. Kaya nga nung tumawag yung lawyer ko, yung si Attorney Gab, ano, yung lawyer ko doon sa Pampanga, sabi niya, ano, sir, sabi niya, sabi ko, nag-aantay pa rito eh. Sabi niya, mukhang hindi ka nila papapasukin yan, di bali na lang, sabi niya, sabi niya lang, baka kung ano pa mangyari sa iyo dyan, yun ang, ano, nag-aalala siya. Kaya, ayun. Kasi nung nando naman ako, yung nga, umupo ako, nakiusap pa nga ako doon sa gwardiya. Sige, papicturan mo nga ako para mapil ko naman tong, ano, yung upuan dito na matagal ko na hindi naupuan. Malay ko, maupuan nyo very soon. Pero in fairness naman, sir, doon sa mga staff, ano, maayos naman yung pakikitungo. Oo, may mga nakita ko doon. Sila, eh. Oo, may mga nakita ko doon mga dating kasamahan, katulad yung anak ni General Kaisip, ano, si Miko Kaisip, at saka sila Hannibal, nakita ko yung dumaan doon. Saglit lang na kamustahan. Kamusta na, sir? Ganun lang. Maayos na pakikitungo. Anong feeling kanina? Di ba kayo natakot doon? At bigla na lang kayong nag-surprise visit sa kanila? O sila natakot? Hindi, nag-alala rin si Commander, ano. Mm-hmm. Sabi ko, teka muna, wala naman ako kasalanan doon sa mga nandun eh. Tsaka bahay ko yun eh. Basta ano, at home ako doon eh, doon sa, ano, no, sa PDEA. At wala akong personal na kagalit sa sino man doon, ano.
Mm-hmm. Wala akong personal na kagalit. Kasi una-una, trabaho eh. Itong pagkaka-involve ko rito, trabaho eh. Mali ko ba na, ano, tsaka hindi ko naman sinabi na mag, ano, no, magtumira ng cocaine itong si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. Hindi ko naman mm-hmm. sinabi yun, ano. Ako, trabaho lang. Trabaho. Wala akong dapat katakutan o ikakaba sa kanila na, ano, ako'y taong pumunta ron, eh, kaya sana tao nila din akong tanggapin. Dahil wala naman akong pinakitang masama sa kanila eh. Kung ano man doon, ano, wala akong pinakitang, ano, wala akong ginawang masama. Kaya doon, ang feeling ko doon sa PDEA, no, isang tahanan na masarap balik-balikan.